Inapta ng mga otoridad ang nakatakas na dating vice mayor na Maimbong Sulu na itinuturing din bilang na armed and dangerous. Halos 10 oras namang tumagal ang engkwentro ng mga otoridad at kampo ng dating opisyal nitong weekend kung saan nasa 5 ang nasuwi. Si Patrick De Jesus sa detalye. Kuha ang video na ito habang nagaganap ang engkwentro sa pagitan ng mga puwersa ng gobyerno at armadong grupo ni dating Maimbong Sulu Vice Mayor Pando Mudhasa noong Sabado. Sa gitna ng palitan ng putok ng baril, mayroon ding mga pagsabog. Makikitang akay-akay ang isang pulis na tila nasugatan sa engkwentro. Tinatayang tumagal ng 10 oras ang mainit na engkwentro na nagsimula pasado alas 7 ng umaga. Maghahain lang sana ng arrest warrant sa mga kasong murder at frustrated murder at illegal possession of firearms and explosives laban kay Mudhasan ang mga otoridad sa kanyang tahanan sa Barangay Bualo Lipid sa Maimbong Sulu nang pumalag umano ang kanyang grupo. Patuloy ang manhunt operation kay Mudhasan at mga kasama nito na itinuturing ng pulisya bilang armed and dangerous. Yung subject na search warrant na si Vice Mayor Pando Mudhasan ay nandun sa lugar na kung saan ito ay fortified. So ibig sabihin talagang may mga layers of defense yung lugar kung nasaan siya nandoon. At parating pa lang yung mga tropa ng pamahalaan sa pangunguna ng CIDG in support ng Special Action Force at ng, sa tulong din ng ating Armed Forces of the Philippines, papalapit pa lang sila doon sa lugar kung saan naroon si former Vice Mayor Mudhasan ay nagkaroon na ng engkwentro. At yun nga, naging mahigpit at yung labanan at yung palitan ng putok. Na-recover ang ilang high-powered firearms at mga bala na ginamit umano ng grupo ni Mudhasan sa lugar kung saan nangyari ang bakbakan. Isa ang napaulat na nasawi mula sa panig ng gobyerno na isang PNP staff trooper. 13 pang pulis at isang sundalo naman ang nasugatan habang may nadamay din na 2 sibilyan. Sa panig ng grupo ni Mudhasan, nasa 4 umano ang namatay kung saan na-recover ang bangkay ng isa sa mga ito. Pinaniniwala ang leader ng lawless element sa probinsya si Mudhasan. Kasama rin sa imbestigasyon ng mga otoridad kung mga dating miyembro ng Abu Sayyaf ang kanyang grupo na sangkot sa engkwentro. Once the investigation has magtuloy-tuloy at mapatunayan natin na may mga ebidensya nga na gano'n na nagkakanlong siya ng mga tao na members ng mga terrorist group, madadagdagan ang kasong ifa-file natin. Naka-full alert status ang Police Regional Office Bangsamoro kung saan pinahigting ang checkpoints upang matiyak na hindi makakalabas ng probinsya si Mudhasan. 6,000 residente rin ang inilikas mula sa 3 barangay sa Maimbong. Ngunit pinauwi na rin ayon sa LGU dahil kontrolado na ang sitwasyon. Yung presence ng government troops doon at katuwang natin ang Armed Forces of the Philippines, yun ang nakikita natin na umpisa para maibalik natin sa normal yung lugar kung saan nagkaroon nga ng engkwentro. Patrick De Jesus, para sa Morning Show ng Bayan, Rise and Shine, Pilipinas.